And sa video na to, alamin natin kung ano yung mga plans ni Prime Minister Fumio Kishida ngayong magbubukas na ang border ng Japan totally sa October 11. Alamin natin sa video na to kung ano mga plano niya sa mga tourist na gustong mag-vacation dito sa Japan. Simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So according sa Kyodo News, Japan Prime Minister pinning hopes on big spending tourists to revive economy. Dahil nga sa lumalalang pagbagsak ng Japanese yen versus dollar, ibig sabihin ito kung marami kang dollar, ibig sabihin pag pina-convert mo yan into Japanese yen, mas marami kang Japanese yen na marireceive. At kung ikaw ay planong mag-tour dito sa Japan, ito na nga yung hope na sinasabi ng Prime Minister Fumio Kishida na mas maraming turistang pupunta, ibig sabihin mas maraming gagastos ng Japanese yen para sa bansang Japan. At ito ay makakatulong siyempre para ma-revive or gumanda uli ang ekonomiya ng Japan. Japanese Prime Minister Fumio Kishida pledged Monday to revive the nation's pandemic-battered inbound tourism industry by setting a new goal of increasing foreign tourists' total spending to more than 5 trillion yen or $35 billion annually. So malamang kasama na dito sa 5 trillion yen yung pagpapaganda or pagpapahikayat ng mga iba't ibang turista galing sa iba't ibang bansa na mag-vacation dito sa Japan. So kung merong go-to travel na currently ay applicable lamang sa mga long-term residents or yung mga local residents ng Japan, malamang baka gumawa din sila ng go-to travel foreign edition para dun sa mga turista. Malay natin, di ba, para mas makahikayat sila na magpapunta pa ng maraming mga turista at ma-revive nga ang economy ng Japan. In a policy speech marking the start of an extraordinary parliamentary session, Kishida also said the government will make use of the benefit of the Japanese yen's rapid depreciation while vowing to continue easing the country's coronavirus border controls. So sabay ng pagbaba ng value ng Japanese yen versus dollar ay gagamitin nga nila itong chance para makikayat pa ng maraming mga turista dito. At the same time ay ibabalance din nila yung pagbaba naman ng coronavirus cases dito sa Japan. So mamaya alamin natin kung gaano na ba kadami o gaano na ba kakaunti ang nagkakaroon ng COVID ngayon dito sa Japan. The weaker yen has been driving up import prices, but the premier expressed readiness to tackle rising energy costs, committing to unprecedented steps to alleviate the burden on households and companies. With the public suffering from higher costs, Kishida said his government plans to encourage wage increases by investing 1 trillion yen over 5 years in human resource development in promising fields. Wow, magandang balita yan, ano? Kung magkakaroon ng salary increase sa mga companies dito sa Japan, syempre, hopefully tayo ay maano din yan, ano? Maapektuhan din yan ng pagtaas ng salary. Pero yun na nga, ano? Meron silang plano na mag-invest ng 1 trillion yen for the next 5 years para sa mga human resource developments na applicable yung paglago ng ekonomiya ng Japan. We will make every effort to combat price hikes and will definitely restore the economy of resource-poor Japan, Kishida said. The extraordinary parliamentary session convened on Monday as public support ratings for Kishida's cabinet have plunged due in large part to his unpopular decision to hold a controversial state funeral for former Prime Minister Shinzo Abe. Who was assassinated in July. Suspicion about ties between members of the ruling Liberal Democratic Party led by Kishida and the Unification Church, a religious group sometimes compared to a cult and established by a staunch anti-communist in South Korea in 1954, has also hurt the popularity of his government. To temper public frustration and reverse a downtrend in approval ratings for his administration, launched in October 2021, Kishida has been forced to implement policies that could help offset the pain of rising energy and food prices. So para kay Prime Minister Fumio Kishida, tatlong areas ang kanyang ifo-focus. Pagdami ng mga foreign nationals na magtutur dito para mag-revive ang economy, yung wage hikes, at
pag-invest para sa economic expansion. Japan, which will remove its cap on daily overseas arrivals on October 11, has hoped one upside of the yen's decline would be the likelihood that foreign tourists are enticed to return. Japan, which removed its cap on daily overseas arrivals on October 11, has hoped one upside of the yen's decline would be the likelihood that foreign tourists are enticed to return. Dagdag pa dito, sabi din ni Prime Minister Fumio Kishida na yung kanyang government will map out an economic package in October and submit to Parliament the necessary supplementary budget bill for the fiscal year through March 2023 during the current Diet session. So kasabay ng pagbubukas ng border ng Japan ngayong October 11, unti-unti na nilang gagawin yung kanilang mga plans moving ahead hanggang March 2023 para nga mas mapalago pa yung economy ng Japan. So ano na nga ba ang lagay ng COVID cases dito sa Japan? Gaano na nga ba kahanda ang Japan ngayong magbubukas na ang border ngayong October 11? Alamin natin yung latest real-time updates ng COVID cases in Japan sa website na ito. Okay guys, so ayan, sa nakikita nyo sa screen nyo ngayon, according sa nippon.com, yung cases ng COVID-19 nationwide ay sobrang baba na ngayon. Ano? Mula August 24 ay patuloy ang pagbaba nito, ay patuloy ang pagbaba ng mga daily cases, yung mga new daily cases, ay nasa 14,788 na lang ang nagkakaroon ng COVID ngayon. Compare yesterday na halos doble, ano? 29,160. Ayan. So ang ganda makita na sana ito ay patuloy na bumaba pa at hindi mag-reverse or magkaroon na naman ng wave, no, yung mga sudden spikes. Pag nagbukas na ang border ng Japan, baka bigla na naman dumami yung cases. So hopefully itong nakikita nating trend, yung downtrend ay magtuloy-tuloy na. And currently, yung COVID-19 cases by prefecture, nangunguna pa din dyan yung Tokyo, sumunod yung Osaka, Kanagawa, Aichi, Saitama, and ayan, sa nakikita ninyo sa screen ninyo, pababa na rin ang pababa yung mga nagkakaroon ng cases sa bawat prefecture. So yung sa Gifu, medyo mababa na. At sa mga nagkakaroon naman ng COVID-19 based sa kanilang age, no, yung pinakamadami pa rin ang nagkakaroon ay yung mga nasa age ng 20 to 29 years old. Sumunod dyan yung mga nasa 30 to 39 years old, then 40 to 49 years old. And globally, syempre, ang pinaka nangunguna pa din sa dami ng nagkaroon ng COVID-19 ay ang USA, pang-ilan ng Japan dyan. According dito sa table, ay pang-siyam ang Japan sa dami ng mga nagkaroon ng COVID cases worldwide. So ayan guys, I hope nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to sa mga naghihintay ng update related sa travel ban ngayon dito sa Japan. Like, share, and subscribe. Kung nakasubscribe ka na, thank you so much for watching. At kung hindi pa, mag-subscribe ka na at hit me yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At sa mga interested sa ibang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, i-check nyo aming YouTube homepage. Puntahan nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!